Jessica, buhay nga ang Binondo, Maynila ngayong gabi sa pagsalubong ng Chinese New Year. Very festive nga yung mood dito nga sa plaza. Kung makikita nga natin napakaraming tao nga dito sa plaza na ine-enjoy yung iba't ibang activity at yung mga mabibili na pwede nilang i-enjoy ng mga Filipino-Chinese at ng mga Pinoy sa pagsalubong ng Lunar Year of the Dog. Fireworks, maingay na musika. At kabi-kabilang lion at dragon dance. Ilan lamang yan sa mga karaniwan nating nakikita tuwing sasapit ang Chinese New Year. Sa Binondo, Maynila, dagsa na ang mga nakikisaya para sa pagsalubong mamaya sa Lunar Year of the Dog. Siyempre, kalakip pa ng pagsalubong sa Chinese New Year ang iba't ibang pampaswerte. Maaga pa lang, abala na ang mga tindahan ng mga pampaswerte na nakalatag sa paligid ng Chinatown. Nariyan ang bungkus ng palay, gabi at mga bilog na prutas na karaniwang isinasabit daw sa bahay para swertihin ang pamilya at negosyo. At dahil Year of the Earth Dog ang papasok, marami ang umaasang matatahulan ng swerte, kaya naman pinakamabenta raw ngayon ang mga lucky charm at figurine ng aso. Ang iba nga, binitbit pa maging ang kanilang mga alaga. Mayat maya rin ang maiingay at makukulay na lion at dragon dance na pinaniniwala ang pantaboy daw sa malas. Ang belief kasi ng mga Chinese is pagka maingay, it will drive away bad spirits. Dinudumog din pati bentahan ng mga traditional Chinese food. Nariyan ang tikoy at hopya na simbolo ng mas madikit na swerte at matibay na samahan ng pamilya. Di rin siyempre mawawala ang pansit para long life, ika nga. Ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ayon kay Jerry Chua na 54 na taon lang nakatira rito, di maikakailang niyakap na ng mga Pinoy ang tradisyon ng mga Chino sa pagdaan ng mga taon. Ngayon lahat, makikita mo nga karamihan bumibili ng mga feng shui na gamit, yung mga lucky charm, karamihan dyan mga Pilipino na bumibili, no? Tapos mga pagkain, yung mga restaurant dito, punong-puno lagi. In fact nga, iba nga eh, once a year lang pupunta sa Chinatown pag may Chinese New Year. Pati ang altar ng Santo Cristo de Longos na 24 oras ng bukas, dinarayo rin. Libre ang pagsisindi ng insenso rito at may mga nag-aalay ng dasal at kahilingan. Pero ika nga, walang masama kung maniniwala sa swerte, pero sa huli, sipag at yaga pa rin ang susi. Hindi tayo pwede lahat umasa lang po sa feng shui. Kailangan pa rin natin alamin kung ano yung strategy, kaalaman at mga sipag at yaga. Siyempre, napaka-importante yun. Kailangan alam mo rin kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay. So, ibig sabihin, kailangan isama natin ang power ng heaven, earth, and man. Palamuti lang, no? Pero walang masama. In fact, walang masama. Kami, meron din kami niyan, di ba? Just a reminder para sa amin, reminder yan na you should do good deeds, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, magtiyaga ka, magsikap ka. Jessica, maya-maya may pa-fireworks display ang isang mall dito sa Binondo. At yan ang latest mula dito sa Binondo. Balik sa'yo, Jessica. Jamie, buhay na buhay pa rin talaga ang tradisyon ng pagsalubong ng Chinese New Year. Bagamat parang overall, sinasabi nila, medyo challenging itong taon na ito for everyone. No? Depende kahit na sa lahat ng... kahit ano pa raw yung iyong sign. Although may mga, syempre may mga swerte, meron ding yung mga sinasabi nilang mapanghamon daw itong taon na ito. Yes, Jessica, nabanggit nga yan sa atin ng mga feng shui expert, no, na itong taong ito ay medyo trying times, hindi lamang sa mga may mga signs na nabanggit sila, kundi sa halos sabihin na natin na lahat sa atin. Kaya naman nga ang kanilang paalala ay daanin sa tiyaga at pagdarasal para naman mabigyan tayo ng tamang paggabay sa pagharap sa bagong pag-asa at sa bagong taon, Jessica. Maraming salamat sa iyo at Kung Hei Fat Choi, Jamie Santos at sa lahat ng mga nariyan sa Binondo sa Maynila. Maraming salamat.